Wow! Hello mga idol, good morning. Update muna tayo dito kay Doros. Dito tayo ngayon sa kay Mitos. Ayan. So tingnan natin kung ano pa yung mga available dito ngayon ng mga bike. So tingin ko marami pa rin eh. Ito marami rito, may hybrid, halo-halo. Ito may mga road bike. May steel, may alloy. Siya nga pala ito, lahat ng mga nakasabit dito mga idol. 7,000 pataas ang price nila diyan. Kasi may mga ano na yan eh, halo-halo na, may steel, may alloy. So ngayon, tingin tayo ng medyo jamis, oh. May jamis dito. Ito steel steel frame na jamis. Ayan, size 17 yan. So ang price niyan naglalaro lang yan, 7,000 and up. May nakita ko dito eh, teka na. Ito pa mga idol, marami pang mga nandito. Mga hybrid, halo-halo, saka Japanese bike. Ayan, may ano dun, no? Japanese bike, steel bike, mga ganun. Ito alloy, ang ganda tingnan eh. Lalapitan lang natin mga idol. Panasonic nga pala to. Ito mga idol, Panasonic to. Alloy na Panasonic. Hybrid bike. Ano lang ako kasi makikita nyo, alloy na alloy tsura eh. So yun, maaaloy din itong rim niya mga idol. So 700x38C po yung size ng rim alloy, tapos ganun din sa gulong, mga size niya 700x38C. Ayan. Pero di cambio to. Madami pong mga magandang bike. Ito mga nandito, 85. Alloy to, A5. Tingnan natin kung ang speed tong Panasonic na to. Naka-ano lang to, 1x6 speed. Ayan po. 1x6 speed, Shimano na rin. So, tingin pa, happy home muna tayo dito mga idol. Mga full shoes, ang dami oh. Kaya natin kung ano pa yung mga natira nung sale nila. Hasa road bike. Ayan, road bike. Hindi para kakabit yung ano niya. Pero ano siya, 13.5 ang price nila. Alloy frame Hasa. Ayan. Doppelganger 7K. Ayan, steel frame yan mga idol. Naka 1x7 speed to. Ayan, 7K. Hanap pa tayo ng, may mga gears pa rito. Hybrid na mga gears to. Ayan. Halos 3x8 speed po yan mga idol. Basta mga gears. Ang bentahan lang nila dito, 12K. Pero discounted pa po yung mga yan. May mga less. May bawas pa po yung mga price niyan. Ayan, naka 3x8 speed. Ayan, 3x8 niyan mga idol. Mistral. Itong Gios na ito, medyo mas malaki na to, Cell. Ayan, Sele. Gio Sele. Ganon din ang price niyan. 12K. 12K pala yan. Itong nasa gitna yung 10K. Pero ano to? Feriado. Feriado. Pero alloy din nung pinaka frame.
ano to, naka 1x7 speed. So yung gulong, size 28 nga pala to. Ito yung mga 700x28C. Pare-pareho lang po yung mga gulong niyan. Ito, Geos Hybrid Mistral Alloy Frame po. Ayan, 48cm lang yung size niya. Ayan po, Geos. Ito, 12,000 po yung price nito. Naka 3x8 speed pala to. So yun, tingnan pa natin kung ano. Marami pa naman dito. Ito, maraming mga ano dito, Pulsus, foldable bike meron, no? So iba-iba yung mga ano nila, mga brand. Pero may mga alloy, may steel, halo-halo na po yan. Pero mas marami ako nakikita ng steel dito sa mga Pulsus. Hanap pa tayo dito. Ito yung mga naiwan, no? Mga na ano na napagpilian, pero magaganda pa yung mga naiwan, no? May Jaguar, oh. May Jaguar pa pala dyan, ha? Ito, 8K ang price nito. Hybrid bike, 1x7 speed. Alloy na. Ayan. Alloy yan, alloy frame. Ayan. Tapos, ano na siya, ito, ganito lang yung ano niya, Shimano shifter, 7 speed. Kasi, naka 1x7 speed to mga idol. Ayan. Naka caliper brake, Tektro brake. Tapos yung hubs niya, Joytech na, alloy din. Shimano Tourney yung RT. Ayan. So ang price lang niyan mga idol, 8,000 lang. Hanap pa tayo dito ng mga iba na po pwede pa. Ano to? Shevo. Hanap pa tayo ng mga Louis Garner. Ay, andito pa pala tong ano, Columbia. Ngayon, nung una ko tong na-vlog, walang price. So ang price nga pala nito, 10,000. So alloy frame, ayan. So ngayon may price na po mga idol. Northway ng Columbia, alloy frame, ayan. Hybrid po. Combo shifter nga pala to, ayan. Naka 3x7 speed. Ayan, ito nga yung Columbia. May nagtatanong nito, eh. So kayo makikita nyo na yung condition niya mismo, ayan. Sa condition niya, sa tingin ko, okay pa. Ito, naka-V-brake nga pala to sa harapan, ganun din sa likuran. So yung gulong, ayan, 700x28C rim. Naka-Kenda tire, alloy na rin yung ano niya, pinaka-rim. Quick release na rin pala to sa harapan lang, pero sa likod di pa. O siya nga pala, yung price nitong Columbia na to, ay saddle, Columbia rin. Natatanggal. Pero ito, naayos naman eh. Hindi lang nakakabit pala. Inaayos naman yan. May less pa yung 10,000 na yan sa price. Tapos ito, Giant Scape, meron dito. 12,000. Alloy frame, ayan. Ang size nga pala ng ano nito, frame is small. Ayan. Kalimitan to, 8 speed to. Yan, naka 3x8 speed yan. Tapos naka ano siya, SRAM. SRAM 3.0. Tapos V-brake sa likod, ganun din sa harapan. Tapos double wall na original pa rin yung ano niya, rim, escape. Ayan. Original po yan na double wall alloy na escape rim, ayan. Quick release na siya sa likuran. Sa harap din ganun din, quick release na rin. Alloy din tong hubs niya sa ayan. Giant 12,000. Ito Giant ulit, ganun din ang price nila, 12,000. Escape din, halos parehas lang.
Parehas lang sila ng modelo. So, yun lang. Makikita nyo yung hawakan niya. Ano na siya, may tape eh. Ito sa kabila, medyo na ano na rin. Pero inaayos pa rin nila yan. 12,000 ang price niya. May napansin ako folding bike dito eh. Ito. So, nakaano na kasi siya eh. Straight na yung stem niya mismo. Bihira lang yung mga ganyan. Straight na stem. Magtataka lang ako kasi yung sa rim niya, medyo maliit. Size 16. So, hindi ko alam. Wala naman branded, pero still. O, tingin ko mura lang yan. Walang price eh. So, yan oh. Dati, daming mga nakalab nandito eh. Naubos ah. So, ito. Meron pang Merida dito. Yan. Merida. Kulay dilaw. Ayan. So, ang size nito, 38 cm. Ayan. Alloy po yung ano nito mismo. Rim. Tapos, ang price niya is 15,000. Yung saddle, Merida pa rin. Tingnan natin. Ganun din. Naka-Merida pa rin mismo yung ano niya. Yung... stem. Merida. Naka-combo shifter nga pala to. Combo shifter. Ayan po. Crossway Breeze TFS 50. Ayan yung model nito. Mismo Merida na to. Tapos naka yung rim niya ayan. Ayan, Alox batted alloy. R3, extra small, 3x8 speed, S-Tram X3. Ayan. Double wall alloy, Shimano alloy, Shimano na yung rim niya mismo na alloy. So yun, marami pang iba rito. Pero mga halo-halo na yung may Giant to. Kaso sold na. May Giant pa rin dito, Escape, iba-iba yung mga size. Oy, hindi pa napapansin to, isang Fuji na to, may Fuji dito. 8 speed to, 3x8 speed na ano. Ayan. Hindi pa nahugasan kasi, pero yung ano niya, double wall alloy, 700x28C yung size ng gulong. Quick release na rin yung ano niya, ayan, sa harapan. Pero makapapansin yung hubs niya. Ano to eh, ayan, red na alloy. Pag ito nahugasan, mababago, kikintab pa yan. Yan ang expected ko rito. Hindi pa siya nahugasan kasi alloy. Ang model ng Fuji na to, ito yung palette. P-A-L-E-P-P-E. Yan, yan yung ano yan. Ayan, himasin natin. Himasin pa. Ayan. Fuji alloy po yan, mga idol. So, ang size nito, medyo malaki. Medium. Medium, mga idol. Ayan. Medium, pwede. Yung ano niya, makita nyo yung crank, ayan, red alloy, 3x. Siyempre, tingnan ko na rin yung ano niya. Naka-Altus nga pala ito, mga idol. Altus 8-speed. Wala pa nakapansin ito. So, yung price nito, wala pa. Tingin ko mga 12K lang ito eh. 12K lang ang ano nito eh, bentahan nito. Yung gulong niya maganda pa, oh, makapal. Ano talaga oh, manipis yung gulong niya na makapal. Na mukhang bago pa eh. Tektro, V-brake sa likod, ganun din sa harapan. So yung price hindi ko makita pero tingin ko pinagkakalaw yan. 11K and up yan. Pero expected ko dyan 12K yung mga ganyan. Yung Giant, okay. Momentum. Ano pa ba ang mga brand na pwede ko dyan na ano? Ito may Giant dito, malaki. Alloy ito mga idol. 54 cm, wow, malaking size nito. Ito. Yan. Yan, Giant na yan. Yan. Giant. Ayan, naka ano nga pala to, 7 speed nga lang. Ayan. Naka 3x7 speed. Ayan oh, yun. Pero parang carbon yung pinaka ano niya oh. Yung crank support. Ayan oh. Carbon yung plastic, yung ganun. Pero 7 speed nga lang to mga idol.
Ang model nga pala nito, ito yung ano, ayan, yung pwede pala nga ni, pinahirapan ko pa sarili ko. Ayan, 54 cm para makita nyo, ayan. Hybrid bike mga idol, alloy. Ayan, ATX8440. Yung model ng Giant na to. Aha. Ayan, mga Tecto brake, yung mga ganito eh. 7-speed Shimano. Ayan. Meron siyang ano, ito sa mismo handle niya. Handlebar. So, ang presyo nga pala nito, 10,000 lang oh. 10,000 pesos lang po mga idol. Pwede na. Kasi sa size, medyo malaki ka. Mga 5'8 patas hanggang 6 footer. Pwede to. Giant na to. Pwede na rin. Kaso 54. Alanganin na pala sa 6 footer. So mag-range lang yan. 5'6 to 5'9. Ayan. Tapos ito may kulay dilaw. Ayan. Na Giant. Ganon escape pa rin. Ayan. Maraming mga escape dito eh. So yung size nito is small. Hybrid bike pa rin mga idol. Tapos yun pa rin, SRAM pa rin yung niya. Medyo madilim mga idol. 12,000 ang price nga pala nito, alloy. Ayun. Nakuha na yung katabi niya kanina, maganda yung Giant eh. Naituro ko lang eh, kinuha nung subscriber natin eh. Na ayun, umalis na, hindi ko na videohan. At least sabi natin na rin tayo kaya. Uy, may miyata nga pala dito hybrid ah. Ayun. Ayan, miyata po yan mga idol. So, ang price nito miyata na to, old school na ano, hybrid. 10,000 po ang price niya. So, at least ngayon medyo okay-okay na, nababanggit ko na yung mga price niya. Unlike nung talagang bagong baba, hindi ko makita talaga ang price. Pero at least ngayon nakikita natin. May nakita ko ah. Mountain bike yung Canover, lapitan natin. Canover to. Ito. Yun no. Canover ah. Ito mountain bike mga idol. Combo shifter. Ayan. Naka-combo shifter to. Ayan, Canover. Ayan, kitang-kita. Kulay puti na Canover. Ayan, tingnan natin. So kalimitan kasi pag mga mountain bike na ganito na Canover. Naka 7 speed to, combo shifter. 3x7 speed, ayan, combo shifter siya. Ayan. Pero yung gulong niya makapal pa, naka CST jet. Ayan, TPI 27 Canover. Ayan po. So mukhang makinis ha, bago pa yung gulong niya. So ang size nga pala ng rim nito, size 26 nga pala to, pati yung gulong size 26. Ayan, 26 yung gulong nito, tingin ko ito yung 26x1.95. So kung mapapansin yung gulong, makapal pa. CST, ayan, Canover rim, ayan. Alloy na rin po. Tapos naka-disc brake na siya sa harapan, ganun din sa likuran. So yung condition ng frame lang mismo, Canover, pwede. So yung sa size nito, itong ano na to, tansya ko lang ha. Parang ano, medyo small. Small siya sa size 26. Yun, alloy din tong ano niya. Seat post. Ang price nga pala nito mga idol, oh, 13,500. Ayan. May bawas pa po yan mga idol. Basta pagpuntaan nyo lang dito. May mga less pa po yung mga prices na yan. Sa may ano, guard. Ayan. Sa mismo handlebar na. Pwede. So, ayun. Canover. Ang pinakahuli ko na ano. And then ayan, the rest, marami pa dyan. So yun. Tapos, ay meron pa isa rito. Ano, natatapos na ako, marami pa pala eh. Crosstown 3.0 ng Fuji. Ito, mountain bike to mga idol. May shock sa upuan. Original pa rin yung ano niya, na Fuji. Mismo yung lock. So yun lang, medyo ano na yung ano, bumaliktad na yung RV. Palitin na rin. Naka 7 speed, 3x7 speed, pero tingnan mo may battle cage na dito. Pero ang ganda nung ano, frame. Fuji. Yan, made in China.
China. May Shock sa harapan. Pero brand, di ko alam kung anong brand niya. Basta may Shock lang mga idol. Sa presyo, oh, nawawala. Mga 10 and up lang yan. 10,000 pataas yung Fuji na yan. Ito yun, double wall. Pati yung ano tire niya, Merida rin ha. Stock. Stock tire niya rin. Yung rim niya, ganun din, Merida. Double wall alloy. Alloy din mismo yung hubs niya. Sa quick release na rin, sa harapan, ganun din sa likuran. Ayun, 3x. 3x7 speed. Yun lang ang pinagkaibahan nila lagi ng mga Giant. At pagdating sa Merida, 7. Pagdating sa mga starting ng mga nila. Pero naka-Altos naman siya. Altos, kasi hindi kasama itong walis ha. Ayan, V-brake sa likuran, ganun din sa harapan mismo. Pati yung ano niya, ayan, seat post. Merida, original. Original din yung ano niya, quick release. Dito sa may seat post, Merida pa rin. All stock to, Merida na to. Yung crank niya, SR Santor, 3x. Ayan po. So yun, yung price nila dyan, 15,000. May less pa po yan, pagpuntahan nyo na lang dito sa kanila. Ito na lang naabutan ko dito eh. Update lang tayo dito mga idol. Ito, may combo shifter dito. 27.5 Giant naman. Ayan. Naka combo shifter na siya. Yun nga lang ito, naka ano to, 3x7 speed. 7 speed pag mga ganito eh. Mga mountain bike. Ayan. Ayan, naka Shimano tourney. Ayan na natin muna para makita natin konti. Baka pure panilig lang. Ayan. Ayan po mga idol. 7 speed yan, naka Shimano tourney. 37.5 Giant. Ayan. Alloy frame po yan. Ayan. Tapos original na ano, quick release dito sa seat post niya, alloy din ng Giant. Ganon din, alloy din itong ano niya, mismong seat post. Ang price nga pala nito, 17.5. Ayan. Giant 17.5. May bawas pa po yan mga idol. So lahat pala ng ano, component niya Giant din dito sa may headset mismo. Tapos internal routing cable na rin siya. So may shock din siya sa harapan. Ayan. Yung shock niya teka, tingin ako. Ah, hindi pa siya, wala pa, hindi pa siya lockout. SR Santor na shock sa harapan. Ayan. So isa rin ang ano dito sa Giant na to. Napansin ko lang, naka ano na rin pala to. Ayan. Naka disc brake sa likuran, ganun din sa harapan po. Giant. Ayan. Ito na lang ang MTB na inabutan ko dito ngayon na pwedeng-pwede pa. Combo shifter. 3x7 speed. So ang size nga pala nitong Giant na to, 27.5 small. Ayan. Alox batted alloy na yan, 66.1. Yun. Tapos dito naman tayo, meron pa ako ng mga nakikita rito iba eh. Iba. Ayun, late nung bike, ang ganda oh. Pero sold na siya. Pang bata. Uy, meron pang ano dito, Bianchi, Merlo. Uy, mga naghahanap ng ano, meron nga pala dito idol. Mga idol oh. Ayan, Bianchi. Mini Velo. Merlo, yung model nito. Itong ano na to, steel frame Bianchi na size 20. Ayan. Naka quick release na siya sa harapan, ganun din sa likuran po. So yung frame, yung condition, ayan, mga old school eh. Kung mapapansin nyo yung ano nyo, ayan, mga mismong joints. Ayan. Yung old school pa rin. Bianchi Merlo. So ang price nga pala nito, sige, ito 14,000 pala. Ayan. Pero may less pa po yan mga idol. Yung seat post niya alloy. Ayan. So na, uy, ang ganda pala ng gulong ha. Yung gulong mga idol ha, iikot na rin para makita natin. Ayan. Naka ano siya, Schwab. Ayan.
Mukhang bago pa tong gulong niya. Naka Swalve Marathon pa. Ayan, no? Swalve Marathon na size 20. Bagong bago. 40406, no? Ayan, yan yung size niyan. 20 by 1.5. Sa crankset. Oh, maganda pa. May maganda rin yung pedal niya. 14,000, ha? Para. Tingnan natin mismo yung crank niya. Ito yung shifter niya. Ah, 7 speed pala to. So yun. Medyo wala yung tornilyo, pero papalitan daw nila to para maayos lang pag sure buyer na. So alloy din ito mismo ano niya. Stem at saka yung handlebar. Ayan. Medyo may ano na, may konting konting hugas. Kung di kaya, palitan na lang, syempre. Himasin natin ng himasin, mga idol. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Pagdating sa mga Bianchi, yan, yung paborito natin hanggang himas lang, no? Eduardo Bianchi, ayan. Ganda, oh. White na, mini velo. Bianchi. Na, ang ano yan, gulong ha, bago pa, Swalve Marathon. So yun, naka 6 speed ha, Sunrace pa pala to. Sunrace, ayan. Sunrace yung RD niya. Tapos, naka 6 speed, tapos V-brake sa likuran, ganun din siya sa harapan niya. Ayan. Pero yung pagdating naman sa ano, mismo katawan nyo, detalyado pa rin mismo yung ano niya. Yung sticker. Detail pa, hindi pa, kung mapapansin nyo, hindi pa masyado naabusado. Pero ito yung natanggal yung isang tornilyo niya dito. Ito yung abang nung battle cage mounted. Yan. So yun, mayroon pa mga available dito ng mga, eto. May mga ano pa pala sila rito, ang gaganda. Teka, angat natin mga idol para malapit. Mga pixie bike itong mga nandito. Magkano dito sa mga pixie bike mo? Ayan, ang presyo lang nila dyan, 7.5 up, pataas. Uy, maganda tong isa. Parang kabisado ko to, ah. Kung mapapansin nyo yung preno, ah. Yan yung parang may lizard siya eh. Nakalimutan ko tawag dito, mataas eh. Alam ko yung brand niya kasi may pixie bike ako na ganyan mismo yung pain. So yung brand nito Momentum to Alloy na pixie bike. Ito old school na to kasi steel, tapos makikita niyo yung mga ano niya. Pero yung brand, hindi ko makita yung brand niya. Ito namang pixie na isa rito, Masi, pero makikita niyo yung rim niya, double wall alloy. O, di ba mga pixie, meron ako nagandahan dito na rim mismo nitong isa dito eh. Ito pixie bike, 7.5 pataas, pero ang size kasi lahat ng mga gulong niya, 700 by 25C yan. Basta pixie yan, kabisado natin yung mga sa size niyan eh. Ito double wall, pero ang ganda nito kasi silver mismo yung rim, ha? Patingnan nyo. Ayun, nakita nyo mga idol, diba? Alloy na alloy yan. Tapos marami din mga road bike dito. Ito yung mga road bike nila, halo-halo na. Ito may Canover. Idol, ito sa mga road bike nyo naman. Road bike. Ayan, iba-iba. Indonesian. Then up. Ayun, ang presyo na dito, 10,000 and up sa mga road bike nila. Ito, maganda tong Canover na to eh. Nakita ko to eh. Kaso nasa taas na ngayon. Ayan yun.
2x8 speed yan. Yung Canover na yan, natatandaan ko yan. Kaso yun, nakabit yun, masyado mataas, so hindi ko masyado ano. Pero alloy rim po yan, mga idol. So yung size niyan, ano yan eh, small yan yung nauna ko na ano yun. Yan 700C yan, parang ganun din yung mga size niyan. Canover. Yung ano yung nga pala, naka STI na yan ha. Yung Canover na yan, STI na yan. Eto, medyo maayos ay spaytura nitong ano, Gios na road bike naman to. Ayan. Ang ano niyan, naka 8 speed yan, 3x8 speed sigurado na yan pagdating. Pero napansin ko yung sa ano niya, naka Alex rim na siya na R450. So yun po yung nabanggit na range niyan, 10.5 pataas. Doppelganger din na road bike, ayan. Ano pa yung mga iba rito? So yun ang mga update natin dito, mga idol. Funny, alloy to, funny face. Funny face, siyempre, funny face tayo, mga idol. Ito, Giant dito, 12K lang, road bike. Ay, road bike, sorry, hybrid bike, ayan. May ilaw na, oh. Naka Tektro brake. SRAM naman yung shifter nya. SRAM shifter. Extra small nga palang size nito. Yan, escape. Alloy po yan, mga idol. V-brake sa harapan, ganun din sa likuran. Naka quick release sa harapan, ganun din mismo sa likuran. Ayan. Malimit naman kasi talaga pag ganyan, 8 speed yan. Naka 3x. Pero ang ano niya, naka ano siya, SRAM. Ha? Naka SRAM siya. Ito yung shifter niya na SRAM mismo. Ayos. So yun, mga idol, maraming salamat sa pagsabay sa akin dito sa update natin sa Doros, kay Mito lang po. Sa susunod siguro, pumunta ako dun sa pinaka main nila, sa may warehouse nila. Alam ko marami pa rin mga new arrivals sila ng mga bike ngayon. Sa mga wholesaler, retailer, ayun, puntahan nyo na lang po sila dito para makita nyo rin yung mga bike sa actual. Para at least makapili kayo at na makakapili ng galing sa puso. So yun, maraming salamat, mga idol. Mabuhay and God bless.